May nabasa ako na isang post sa aking newsfeed na nagtatanong siya, sabi niya doon na kung nararamdaman daw ba ng iba yung nararamdaman niya na naiiyak siya or umiiyak siya nang wala namang dahilan na patak ng patak yung luha niya, hindi naman niya alam kung ano yung dahilan, kung ano yung nararamdaman niya na, kung ano yung cause. Naka-resonate ako sa bagay na yun kasi minsan ko rin naranasan na naiiyak ako. Hindi ko naman alam din yung dahilan. Kaya, napakomment ako doon ng ganito. Sabi ko, kasi dahil nga sa naranasan ko din na umiyak nang hindi ko maintindihan kung ano yung rason. Minsan kasi tayo, lalo na kung meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, nabigla na lang tayong naiiyak na hindi naman natin alam bakit ba ako umiiyak. Kaya ito yung nai-comment ko sa post na yon, na tayo yung master ng ating utak. Pwede nating baguhin yung ating iniisip kung ito ay hindi kung ito ay hindi nakakatulong sa atin, kung ito ay nakakapagpalungkot sa atin, yung ating iniisip, pwede natin ito agad na baguhin. Kasi kung ano yung iniisip natin, yun yung ating mararamdaman. Kung ano yung ating nararamdaman, yun ang ating sasabihin. At kung ano yung ating sasabihin, yun ang ating gagawin. Kaya pwede nating baguhin kung ano yung ating iniisip, lalo na kung ito ay nakakalungkot. Kaya yung comment ko sa kanya ay ganito. Ayon dun sa verse sa Bible na Matthew chapter 11 verse 28. Come to me. Babasahin ko ha. Come to me, all of you who labor are heavy laden, and I will give you rest. Come to me, all of you who labor are heavy laden, and I will give you rest. Yun nga, na dahil sa naranasan ko din, walang ibang malalapitan kundi sa Panginoon. Kung tayo ay nabibigatan sa ating mga nararamdaman o meron tayo mga pinagdadaanan sa buhay na mabigat, lumapit lang tayo sa Panginoon at ang ating nararamdaman ay kanyang pagagaanin. Dahil proven ko na to talaga, dahil kapag ako ay may iniisip o may mga problema sa buhay, sa Panginoon ako nagsusumbong. Sa Panginoon ko sinasabi kung ano yung bigat na aking nararamdaman. Kaya naman, gumagaan. Pagkatapos nating magsumbong sa Panginoon, gumagaan ang ating mga pakiramdam. Minsan, pwede mo sabihin, dahil bilang ama, kahit hindi natin siya nakikita, nararamdaman natin siya. Kung mabigat, nalulungkot tayo, sabihin natin sa kanya, Ama, yakapin mo ako ng iyong presensya. At basta taimtim sa iyong kalooban, sa iyong puso, ang iyong hinihiling sa Panginoon, ito agad-agad ay ibinibigay niya. Kaya wala tayong dapat alalahanin kung tayo ay nabibigatan. Ang Panginoon ay nandyan lagi. Tawagin mo lang siya at siya ay nandyan at dadamayan ka.
dahil walang mga pagsubok na ini-allowed sa atin ang Panginoon. Yan ay dahil din sa ating mga nagagawa kung bakit tayo nagkakaroon ng mga pagsubok. Common lang yan sa atin bilang mga tao, ang mga nararanasan natin. Dahil sa mga pagsubok na ating nararanasan, yan ang nagpapatatag sa atin. Nagpapatatag sa ating buhay, sa atin upang lumaban sa buhay. Sabi nga sa Corinthians, 1 Corinthians 10:13, babasahin ko din kasi hindi ko kabisado. Ito yung isa sa paborito ko rin na verses sa Bible. No temptation has overtake you except such as in common to man. But Yah or God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptations will also make the way to escape, that you may be able to bear it. Ayan. Isa rin, isa po sa paborito ko talaga kahit nung bata pa ako na hindi pa ako marunong umintindi sa Biblia. Ito na yung sinasabi ko na lagi na walang mga pagsubok na ibinibigay sa atin o nararanasan natin kung hindi natin kaya. Ito yung nagpapatatag sa akin dahil yun lagi yung aking iniisip, na ang Panginoon din ang nagbibigay ng kaparaanan sa atin upang ang mga pagsubok na ating nararanasan ay ating mapagtagumpayan. Dahil totoo naman, basta tayo ay magtitiwala, yung faith natin sa ating Panginoon ay titibayan natin. Sa Kanya tayo hahawak, sa Kanya tayo lalapit kung ano man yung ating problema. Instead na sabihin natin sa ating mga kasama or mga kaibigan, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Sa Kanya natin sabihin kung ano man yung bigat na ating nararanasan. Dahil Siya ang magbibigay ng kalutasan dito. Unlimited ang Kanyang mga tulong na ibinibigay sa atin. Mga strength na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon kung sa Kanya tayo magsusumbong. Sa oras ng ating tayo ay nahihirapan, tayo ay nalulungkot, tawagin natin ang ating Ama. Ang ating Ama sa langit, dahil nandiyan Siya. Sabi nga sa Jeremiah 33 verse 3, call to me and I will answer you. I will show you the great things that you will never know. Kaya yan, sabi niya, tawagin mo ako at ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na nakamamanga na di mo pa nakikita. Yan lang. Kaya hindi man natin nakikita ang ating Panginoon, basta tayo ay may paniniwala at matibay yung ating paniniwala na merong Panginoon na nandyan at nasa atin din. Walang problema na hindi natin kakayanin dahil Siya ay mas malaki sa anumang pagsubok na ating nararanasan. Yan ay nakadepende sa ating, sa pamamaraan natin kung paano tayo nag-iisip. Kaya huwag tayong panghihinaan ng loob kung ano man ang pagsubok na dumarating sa atin. Salib, tumawag tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tulong sa Kanya. Sa Kanya natin sabihin kung ano man ang bigat na ating nararanasan. Dahil ang Panginoon ay nandyan lagi para tayo ay tulungan. Okay, sa nawa po ang konting sharing ko na ito ay makakuha kayo ng idea, makapagpalakas ng loob sa inyo kung kayo man ay mayroong pinagdadaanan sa buhay. At wag nating isipin na mabigat, maging positibo tayo sa anumang bagay na ating nararanasan at maging magpagpasalamat tayo sa mga bagay kung ano man yung meron tayo. At wag at
lagi natin sasabihin na salamat po Panginoon sa mga bagay na meron na ako. At maraming salamat din sa mga bagay na plano mo pang ipagkaloob sa akin. Kalakasan at mga biyaya na makakapagpasaya, makakapatulong sa ating buhay. Marami pong salamat at ako'y nagpapasalamat din sa mga taga-subaybay ko o sa mga subscriber ko. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng ating Panginoon sa mga nagla-like at comment at dun po sa hindi pa nagsusubscribe at nag-comment like sa aking munting channel. Nawa po ay mag-subscribe kayo, sorry. At yan po ay malaking tulong, malaking suporta po ninyo sa akin. At hindi po natin nalalaman sa pagla-like nyo at pag-subscribe nyo, pag-comment nyo, kayo po ay nakakatulong sa inyong kapwa. Malaking bagay po yan. At ang Panginoon na po ang bahalang magbalik sa inyo ng siksikliglig na biyayang na umaapaw. Maraming salamat po. Bye-bye!